What's up, guys? So I'll be back in a bit. I'll see you guys in a minute or so. Peace. What's up? What's good? It's AP, so I'm back with another video. Sana ngayon po ay hindi tayo tama ba yung Tagalog? Maabala ng net. Because last time, we really had a problem when it comes to the unfortunate and really irritating poor internet connection. What's up? So yun, nakikita ko mga chat nyo dito sa ating live. Nandun siya sa left, tama ba? Or right ng screen. So shout out kay Georgette Takis, Cheris Emily, si Cheris, tama ba? Si Mark Cabrera, si Kelly Esguera, Danilo Vaquilar, and si Master JC, si Fatima, what's up? Mackin Noble, what's up? What's up? Define vlog. Ang vlog is for me a compilation and a really good showcase of what you're going through, you talking to your audience, and at the same time it's a travel shish or something, kung ano man yan. And nasa creator yan ko, iba-iba genres ng creator. There are different types of vlog nowadays, so whew. Anyway, nireset ko na yung mga na-edit natin ng isang araw, and it's really amazing na tulong na rin ako sa iba sa mga nagtatanong about editing. So may nagtanong the other day, tingnan natin, let's see who asked this, no? Shout out kay Mackin Noble. Sino ba yun? sorry, sino ba? Eto guys, ito yung tanong the other day. Good afternoon po, Sir Dom. May question po ako about editing pictures. Kapag kumukuha po kasi ako ng photos gamit DSLR, parang ang plain po ng photo. Then, madalas po ako nakita ng photos kagaya nito. So, itong mga shots na to, I'm not sure kung 50mm yung gamit dito. So, what I think is, the best approach that you can do is use a 50mm lens, mga ganito, prime lens, mababa yung aperture. So ayun, nakatulong siya sa pagbokeh ng background. And sa editing, I'll show it to you right now. So before I start, may mga ano, may pa-jamming ba mamaya? Yes, magja-jam style later. Okay? Ask Domberg, kuya, pwede pa ba advice para sa mag-uumpisa sa pagiging vlogger? Alam niyo, marami ng vlogger. Sobrang dami na. Pero hindi ko kayo tinatakot. What I want you to do is find a way for you to be unique. You know? Hindi pa ganun karami for you to be discouraged na mag-vlog. Ang sasuggest ko sa inyo, find a way to be unique, show your life to the whole world na ma-enjoy nila at the same time. Di ba? Ganun lang. Shout out sa Ice Tea na to. Nesty, baka naman. Ayun. Ganda ng kanta na to, promise. So, ito yung tanong niya. Ito yung sinabit niyang picture na gusto niya i-try yung ganong kind of photo. Actually, sinabi ko na rin to before, na kapag yung mga ganong shots, yung mga neon or Brandon Wolfhill na shots, it really helps kapag ang kuha niya is at night, pero may neon light. Kumbaga, source of light, kahit pa paano meron. Hindi siya depende sa dami ng kulay. Kumbaga, nasa setup din siya. Kumbaga, may build-up siya kung paano siya ma-achieve or something like that. So, I do suggest na kapag mag-edit kayo neon colors or pop colors, go for night shots. Yun ang pinaka-masasuggest ko. What's up, JJ Dolina? Shoutout sa ST. By the way, guys, naka 13,500 na po tayo. Thank you po sa lahat na nakasubscribe. I really appreciate all the support and all that. Peace, guys! So yan, edit na natin to, okay? So medyo nagka-ilaw tayo ng konti. Oh my God, grabe.
So, let's start it off this way. Pag ganito, siguro ang makakatulong. Boy, oy, by the way guys, bago natin start to, shoutout po kay Jeric TV. Siya po ang main camera ng ginawa naming short spoken word poetry film with Bev and McCoy. Siya po ang aming main camera. Siya ang hinayaan ko kasi natututo na talaga si Jeric. Guys, abangan nyo mga videos ni Jeric. Mag-o-collab kami niyan, promise. Sana someday ma-feature makapal kung bukas sa live mo. Sige, mag-send ka ngayon. Try natin ihabol in a bit. Sige, go lang. Send it to me via Twitter and DM it, okay? Okay, what's up? Let's go. So, simulan natin to. Isang picture muna. Ang ginagawa ko dito, pag sobrang bright at sobrang liwanag, summer na summer to eh. Shoutout po sa kuya, nasa likod ni kuya. Joke lang. Babaan ko na konti. Didiliman ko. Tapos highlights, and then shadows. Nakita nyo, nag-pop yung color ng face niya, no? Road to 20K, yes sir! So, guys, before ako mag-start, sorry, maraming cheche-bureche. If you haven't, make sure to subscribe to my YouTube channel. I-like nyo na rin itong video na to kung gusto nyo pa masundan itong mga live session na to. At marami pa tayo magiging guest dito sa live na to. Okay? Yan, no? Nag-like si Mark, eh. Anyway, taas natin yung whites ng konti, pero bababa natin yung blacks para makita natin yung shadows na yun, okay? There you go. And then, sa dots na to, ayan. Ito na yung ginagawa ko usually, pero ibay natin ng konti today. Tataas ko na to, and then ibababa ko to. So, nakita nyo, medyo naging gray, no? Pero ika-crush natin ng mas marami pang parts yan. So, kita nyo, parang flat na, di ba? Babaan natin yan. Ay, wait, parang sobrang bright nung shot pala, hindi pala pwede to. Yan, ganyan na lang. Okay? So, makita nyo, diba? So, meron na tayong base ng kulay. So, rekta na kagad tayo doon sa mix. Ayan, nakita nyo, mix. Little mix. Choke lang. Corny nun. Anyway, eto, punta kagad tayo sa blue. Itong blue is this one. Okay? Hindi to, ah. Hindi to nakaselect na to, ah. Ala, ayaw mapindot. Ano ba yan? Yan. There you go, yan. Baba natin. Kita nyo natatamaan yung green, yung blue sa mga colors, no? JC, baka lang naman. Sige, tingnan natin kung abot na. Meron tayong mga photos, eh. Anyway, let's go. Taas natin, baba. Desaturate, kasi nakita nyo, sobrang bright. Okay. Medyo bubblegum na yung setup ni kuya, no? Baba natin. So yan, medyo nakukuha na natin yung Brandon Wolfram na kulay. Tapos yung red, I think tatama niya yung nakita niyo yung payong sa likod. Ay hindi, yung pisngi ni kuya. So tanggalin natin yung may pagkapula ng face. Yan. Ayun, ito nandito siya sa dalawang color na to. Yun, nabago natin ng konti. Yan. Yan, medyo bright na siya. No? And then, I think yun lang kasi sobrang dami ng matatamang kulay. Pero sige, try natin green. Ayan yung colors ng green. Ayan. Sobrang green, no? Parang so, hindi ko siya feel. Teka lang, baba natin. Yung pag, yung luminance, guys, clarify ko. Ang luminance, pag papabright to, as in yung color mo, ilalagay mo ng todo sa light. Kumbaga, mas magiging maliwanag siya. Tingnan nyo. Yung green yan, ha? Ayan. Namumula ang ilong ko sa sipon, my god. Anyway, yan yung color na gusto ko for this shot. Tapos itong tint, lalagay siya ng konting green sa, I mean overall. Tapos vibrance. Ayan. Yung vibrance, ito yung pagpapabright ng colors overall. Pero hindi ko siya I think bagay pala, bagay. Saturation, desaturate, bawasan natin ng konti. Ayan, yung blue, and then yung yellow side. So, dito na tayo sa gitna na lang, okay? Parang hindi ganun kapatay yung kulay. And then, clarity. Ayan. Usually kasi mga Brandon Wolfram na kulay, medyo soft siya. Eto, kaso sobrang, ewan ko, parang camera 360. Hindi ko siya vibe. So, ayan. Uy, Gabriel Sikop, what's up, bro? Ayan, so medyo nakukuha na natin yung vibe. So, ayan, ito ang na-achieve ko with this setup.
So, doon sa tanong niya na kung paano achieve yung colors na ganun, sa color mixing siya. Dito, sorry, dito mo siya makikita sa color tab, then punta ka sa mix kapag gamit mo yung phone. Okay? There you go. Ganyan lang. So, it's easy. It's pretty convenient kapag nasa phone mo lang siya. Okay? Wait, nawala ang ating music. Ba't nawala? Oh, okay. Ayan. So, basically, yan ang color niya. Ito, difference ang papakita ko sa inyo. Yan. Okay? And then, so, na-achieve natin ganyang colors with this setup. There you go. So, sana na-gets nyo to. At kung may tanong kayo, magtanong lang kayo sa chat. Nakikita ko naman siya. Nandito sa left ng screen at nababasa ko rin dito sa monitor ko. Okay? Ooh, it's colored. Eto, so, I forgot, si Joshua atato eh. Or whoever man ito, pero laging ganito mga shots niya sa gig or sa mga performances. I do admire mga ganitong shots kasi I'm a big fan of gigs, and you know, na-miss ko tong chance na maging ganito eh. Before, I am always at gigs watching bands here and there, kaya natutuwa akong manood at makakita ng ganito ulit. So, basic tayo guys eh. Pag ganitong shot, tatry natin ng bagong style. Ito yung medyo mataas yung contrast ng shot, kumbaga makita mo maraming blacks. Ayan po ba yung iOS version ng Photoshop? This is a question by Mac and Noble. Yes, this is the iOS version. Contrast, eto ang sinasabi ko, yung nagiging, pag binaba mo yung contrast, ganyan ka white. Ah, hindi pala si Joshua to. So I forgot. Whoever is the one who sends these type of pictures, sobrang solid ng mga shots mo, bro. Or eto, ganito ang mataas na contrast. Pero hindi ganyan, hindi siya, sir. Hindi yan yung gagawin natin. Isang pindutan, tapos na, hindi. Gagawin ko, babalik ko lang siya sa zero. Ang gagawin ko, highlights, bababa ako. And shadows. Kita nyo, mas nakafocus siya ngayon doon sa subject. At yung si Kuya lang, at yung, I forgot kung sino tong vocalist na to. Pero, or sinong band to. Pero nakafocus lang siya doon. Taasan natin yung whites na konti. Kedoms, Lightroom yan. Yes, Lightroom to. Mali ba yung sinabi ko? Lightroom ba sinabi ko? Ah, hindi. Basta, anyway, Lightroom to sa mobile. Uy, nahulog aking tubig. Anyway guys, hindi ako ganito kadalas mag-ice tape. Delikado yan guys, baka magka-diabetes kayo. So ano lang, pag ano lang, pag kailangan ko na energy. Ayoko magkape na magkape. Anyway, ayan. Tatasan ko yung whites para medyo maging bright pa. Pero sakto lang, mga 15 lang, ganyan. Or 20 something. Malaki daliri ko kaya gumagalaw-galaw lagi yung knobs. Tapos sa curve, hindi ko gagawin yung tatlong set ngayon. Itong dalawa lang sa ilalim. Yan. Tapos isa din sa gitna lang. Yan lang. Para tama lang yung pagkaka-brighten ng photo as a whole. Sa color tayo, dito, kita nyo blue kagad. Alam ko kapag nag-blue, minsan unknowingly, ginagawa ko siyang teal. So, ang gagawin ko, babawasan ko ng konti yung ganong approach. Ano ba sinabi ko? Di ba Lightroom? Sorry. Anyway, yan. So, di ko muna pupunta sa blue. Available po ba yan sa Android? Yes. Naka-Oppo ako before and in Android OS. I am using Lightroom Mobile. Ayan. So, gagawin ko, palitan lang natin ng konti yung color ng damit, pero wag masyado kasi parang nakulayan siya ng ilaw mismo eh. Ayan. Sa green siya nakatama eh. Di sorry kung sabaw. Anyway. Anyway, yan na. Ano ba sinabi ko? Hindi ba Lightroom ba? Anyway. Ayan, sa blue gawin lang natin konting teal, pero hindi diyan natatapos, okay? Bawasan natin yung saturation, tapos taasan natin luminance. Para bright pa rin yung likod niya, pero hindi ganun katil. Ayan. Sa red, for sure, tatama na ito yung skin. Ay, hindi pa, hindi pa. Siguro nasa orange to. Oh, yung gitara nagbago. Ang ingay, Diyos ko Lord. Ayan. Aba, saan tinata? Ayun, okay, nandito siya sa color na to. Just a bit though. Sa vibrance, bababaan ko siya. Nakita nyo, nawala yung mga primary colors. Pero nandun pa rin yung colors ng damit, face, at nung gitara. And, tada! Like it. Uy, Jen TV, hello po! Jen!
So medyo bluish siya dito. Yes, umabot yung photo mo, Friends Bautista. So ayan yung shot. There you go. Ayan yung difference niya. I like the shot, by the way. Kung sino man yung nagsubmit na ito, great shot. Ito si ano ata? Not sure kung si Cherise or si Bea to. Beyang, tama ba? Please correct me if I'm wrong. May preset ako sa, as usual, tatry ulit natin yung preset po ng pang beach. Tingnan natin. This one is the Dunes preset. Tingnan natin kung pwede po to. Copy, and then punta ulit tayo sa summer photo ni nito. So makita nyo, medyo nag-blue ng todo lahat. So, bawasan natin ng konti kasi sobre. Ayan. Yung orange masyadong bright, pero okay lang. Ayan. Tira natin to. Kung gagana. Sa luminance, di masyado, pero konti lang naman yung naging difference eh. Ayoko nung ganung orange sa photo. By the way, sa lahat na magsasubmit, isang photo lang po per person para lahat may chance magkaroon ng edited photo from this. So I hope you guys are picking up dito sa aking tinuturo dito, and hindi ako lagi magpapamigay ng presets. So wag tayo masanay na umasa sa presets. Umasa tayo sa mga alam natin, okay? Peace. There you go. Oh, this is Cherry. Hindi siya Brandon Wolfel kagad. Galing sa camera. Ito yung pinang shot ko dito. Yan. 50mm at Canon 550D. Tapos, edit natin siya gamit to. Okay? There you go. Baba natin yung highlights. Makikita nyo kagad kung saan yung mga bokeh na parts. And then shadows. Yan. Lumabas lahat ng colors na kailangan natin makover. So, I think I'm good with this. Tapos baba natin. And then sa blacks, baba natin. Sa whites, sa taas. So, yan usually yung range ko. Angat baba. Yan yung pattern. Kumbaga, makita nyo yung reason why. Yan. Kunin yung tiyatamaan niya. Yung pagka-bright ng photo. So, more on sa coverage to ng black part. So, tatlong dot ulit. Ayan. Kita yung pag ganyan ka-orange yung photo mismo. As in, hindi natin, hindi talaga siya rectang Brandon Wolfel kagad. Walang setting na ganun sa camera. Unless magkakaroon in the future, but not really a possible thing kung tutuusin. Anyway, I mean, it's possible, but not really something that you would go for every time. So there you go. Ganyan yung pagka-blue moon, yung yellow niya. Tapos pupunta na tayo sa color mixing. Papakita ko lang sa mga nagtatanong kung paano gawin yung Brandon Wolfel. Hindi ito eksakto na ginagawa ni Brandon Wolfel, but this is the idea of it, okay? Yan. Yellow, kita nyo, yan, orange, yan yung color niya. Okay? Then, titingnan ko na dito kung ano ito pwede tamaan. And there you go. This is the color mismo. Gen TV. Meron bang... Mesinan ka ba, Gen TV? Hindi ko sure, ah. Let me know. So, yan. Ganyan ka blue ang aking nasa start. Lagi. So, from orange, ganyan siya kanina. Then, blue. So, nandito rin siya sa temperature. As in, titimplay niya talaga yung mismong color ng photo nyo. Okay? Hello po sa mga karating lang. What's up? What's good, guys? Hello po. There you go. So, eto, punta lang ako sa yellow or orange para lumabas lang yung color. Kasi medyo nadiliman ako sa face dito ni Maymay. Tignan natin kung pwede pa natin bawiin ng konti. I think dito ko na siya mababawi. And there you go. Tada! Basic. Ganyan lang. I mean, ito yung basic lang. Pwede nyo nang paglaruan to from here. So, if you guys want, ganyan lang yung different. Dito ko siya dito lang simula sa daylight or fluorescent. Yung fluorescent kasi sobrang blue. So from there magulo na, okay? So pag binaba ako, yan na. Okay. Kuya Dom, pa-edit Lodi. Nakapili na kasi ako for this session. So
I have another one next week, Saturday, same time, 8 p.m. or 9 p.m. May chance, may, I mean, may tendency na mag-start ako every weekend or every week, Wednesday, magla-live ako. A few hours before, I'll ask for people to send photos for editing session, okay? Okay, there you go. Yan yung difference, guys, ah. Yan. There you go. So, ayun lang, guys. Nasa color, sa pagtimpla talaga ng color yan, hindi lagi dun sa parang may camera setting ba for it. Wala. Minsan kasi, nasa post-processing yung mga himalang nangyayari. So, there you go. Let's see the other photos na sinubmit. This one is by Chanel. Nakita nyo tong color na to, sobrang flat. Hindi masama yung pagiging flat, but the tendency is orange, yellow, and flesh colors sa nakikita nyo. So, tingnan natin kung gagana yung preset dito. Minsan may mga preset na pang outdoors na gumagana indoors eh. Ayan, naging flat lang ng todo. Tingnan natin yung ibang settings natin dito. I think meron pa ako na save eh. Ito yung weekends of summer ko. Tingnan ko kung gagana to. Kasi may tendency na ginagamit ko pa to eh. For indoors. Balik tayo sa photo ni Chanel. Eh, medyo naging white. Bawasan lang natin. Tapos, punta tayo sa sharpening. Ayoko ng sharpening kapag mga phone shots. Sinisira niya talaga yung photo minsan eh. So, ayan. Medyo tama lang yung kulay. Hindi siya ganun ka... Ay, sorry. Oh, mali. Hindi ako naka-upgrade. Hindi ko kasi sinisync yung Lightroom ko kasi wala naman ako Lightroom talaga na. License. Ayan. Tingnan natin kung mag... There you go. There. Malapit na pasukan. Oy, oo nga guys, sa mga may pasok dyan, enjoy school. Yun lang ang pinaka tip ko sa inyo guys. I know it's gonna be hard, pero Diyos ko guys, mas mahirap sa totoong mundo. Promise. After that, you're gonna miss high school and college. I swear. So there you go, yan yung kay Chanel. Ay, medyo blue yung face niya, but sa iba sa monitor, ya, teka lang. Ayusin natin ang konti. Hindi ako masaya sa ganitong... Guys, also, tip, any, just a simple tip sa mga nag-edit. Huwag kayong masayaan lang dun sa na-edit na. Yung dapat yung edit mo talaga. Yun ang push mo. There you go. Saan ba to? Yun. So, tama na yung color niya. In my opinion. Ayan. Tapos, taasan lang natin. Pagka-bright, sa red, bawasan natin. Kwedom, saan po kayo nagtatanong na... Ah? Saan po kayo nagtatanong na bigyan kayo ng photo para i-edit? Twitter po ba? Yes, doon po ako nagpo-post. Parang 2 or, minsan ano, 1 to 2 hours before session or a day before. Sabi ko, submit. Tapos sa Sunday, I mean the following day or sa oras na yon mag-edit ako. Ayun guys, ganyan yung ginagawa ko. So sana, hindi lang kayo, ito ang tip ko guys ha. I hope you don't get it wrong. Sana hindi lang kayo nagsasubmit para ma-edit ang photo nyo. Sana may natututunan kayo dito sa tutorials ko. And I'll try to make it simpler for you guys, okay? Kuya Doms, paano po ba maging maganda ang yung Instagram feed? Actually, tingnan natin. Papakita ko lang tong sample ko. Actually kasi, pag nagsushoot na ako, kailangan pa pare-parehas yung filter. Hindi siya necessary, pero ang nasasuggest ko kasi lagi is sa shoot pa lang, alam mo na yung gagawin. Medyo magulo lang kasi may bago akong entry. Ito si kay Kat Victoriano. Pero laging meron ako series na 1, 2, 3. Ito, 1, 2, and 3. So as much as possible, ginagawa ko, may series ako lagi pag nagsushoot ako. Pwede rin po ba mag-edit sa PicsArt? Never kasi ako nag-PicsArt eh. Hindi ko sure. Kailangan po ba pare-parehas yung filter? Actually, nasa sa iyan. Ako kasi tingnan mo, ito 1. Eto ka, papakita ko sa iyo by thread. Ayan. So, kung pare-parehas filter, okay lang. By the way, shoutout sa The Third World for featuring my photo. I really appreciate it. Repping it in the Philippines, man. So, ito. Ayan. Okay? 1... 2, 3. Isa lang ang filter niyan. Ine-edit ko ng konti. Okay? Tapos ito naman, iba-iba. Puro ako naman ito eh. Parang tanga. Ito, same filter. Pero same photo kasi. So, iba-iba lang yung setup. I mean, same setup lang. So, pare-parehas yung kulay niya.
So this is Ida si Asoko, right? Here, tapos ito si Joe Sebastian. Nakita nyo, isa lang yung filter ko dito. Yung Dunes preset ko. 1, 2, and 3. So, dominant yung orange. So, yun. Ganun ang tip ko. Kung meron kayong gusto maging dominant sa color nyo, I mean, sa photos yung in one line or in one set. Kung baga, ang set, ang sa akin kasi, ang isang set, I consider it 9 blocks. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One set. Tapos one thread, yung pa ganyan. Okay? So, ayun. Ganyan ang consistent. The best na masasuggest ko when it comes to like coming up with a great fade is consistency. Ayun, yun ang masasuggest ko. Kasi that's the best thing that you can have your viewers see sa gawa nyo. So, balik na tayo sa ating feed. Oh, this is a submission by Jade. Tama ba? Parang si Jade ato yung submit na ito. Actually, ito yung natural na kulay ng sky talaga. Guys, hindi to edited. May naging ganitong time talaga na pinicturong ko rin. Forgot saan, pero sa Divisoria ata. E-edit ko pa ba to? Kasi maganda na actually. Ito guys, one sample ng... E-edit ko pa ba to? Kailangan bang i-edit to? Or parang do I need to like put filters pa? So ito. Ang lagi ko lang, may iba ka pa bang alam kaya na pwede pang edit? Actually, I have Visco Cam. Pero, ang Visco Cam ko kasi, pangmadalian lang. Kumbaga, kailangan kong this one. Papakita ko. Ito, kami nila Rosel. So, yan. Kapag kailangan ko mag... uy, si Chanel, nasa Trinomo mo siya. What's up? Hello po. So, yan. Nakita nyo, wala pa siyang laman. Ay, ito yung raw. Wala, ay gumana. So, pag sa Visco Cam, ito ginagawa ko. Ito, wala siyang preset. So, punta kagad ako. Ito yung mga nabili ko before. Iba naman, free lang. Hypebeast. Boom. Ayan na. So, ito masasuggest ko. Mang mabilisan lang. Pero, wala lang. I kind of find it cheating. In my head lang. Pero ito, meron pa siyang adjustments dito. Oop, wait lang. Ayan, may contrast. Iba-ibahin nyo na lang. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo timpla. So, this one is one suggested na editing tool if you want to use it pa. Okay? There you go. So, balik tayo kay Jade. Ito kasi, in my opinion, maganda na yung kulay. Sometimes, there are photos of nature na ayoko nang baguhin pa kasi it's too good already. I'm not too religious, but when you know, God puts it that way, tada, that's good. So, ito. Basic editing na lang. Colors. Ay, itong curves. Gagawin kong faded. Ayan. Tataasan ko lang to para medyo mas kita natin yung sky. Kolokoy. Uy, sino man yung nagsend na Kolokoy, thank you. Kolokoy name sa Twitter. Thank you for watching. I really appreciate it po. Itong part na to, ito yung ginagalaw ko minsan kapag nawawala yung white do sa settings ko. Saan po kayo natutong mag-edit ng photos? Nagtrabaho kasi ako before sa isang clothing company. Hindi ko na sasabihin kung anong brand. Basta isa siya sa mga kasabay na Nick Automatic at Simple Swag before. So, nung time na... Woo! Motor! Hayop ka! Ba't ka pa nag-motor kung gusto mong mag-ingay pa? Diba? Ang sweet code sa kanila eh, no? Ingay kasi. Anyway, first and foremost, yun lang. Gusto ko talaga matuto mag-edit nun. As in, natutuwa ako sa mga nakikita kong edit ng mga kasama ko. And then, another thing na nagustuhan ko sa pag-edit is like, meron akong sense of creation. Yun lang. So, natuto ako from my friends. Tapos, maraming tutorial sa YouTube. As in, sandamukal ang tutorial sa YouTube. Tapos, kung natuto ko na dun, matuto ka na ulit by yourself. Kumbaga, experiment ka na. Anyway, madami kong dada. Sana na-appreciate nyo. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Click nyo yung subscribe button below. Tapos share nyo na rin to. Anyway, balik tayo dito. Ayan. Ginagawa kong blue kasi blue na yung sky. Ayan. Kuya, ako si Kolokoy. thank you bro. Di ko pa nababasa yung message kasi private na. Ayoko na may pakita sa lahat. Anyway, thank you for checking out my live video, bro. Ayan. So, highlights. Yan, para makita mo lang yung sky. Minsan kasi may shots na ng nature na maganda na yung kulay.
Huwag niyo nang baguhin ba. May times lang, hindi sa tinatamad ako, pero there are times talaga na ganun. Kasi hindi, minsan, pag ginawa mo, eto, katulad nito guys, ha? Minsan, ako ganito, nakita ko ganyan na yung sky, punta ka agad sa bo, bloom, nalagyan ko lagi ng teal, pero ang pangit, kumbag, in my head, ha? Parang ang pangit na lahat na lang ginagawa mo, teal, mukhang bubblegum, hello po, diba? Parang, guys, chill lang sa pagbabago ng kulay. Kasi ang dami nang gumagawa niyan. Try to do something different, diba? And there you go. So I think that's pretty much what I wanna suggest. Yan, ito rin color. And itong vibe, ito lang, yung mga basic lang. Vibrance, baba mo ng konti. Tapos taas mo yung saturation, boom, labas na yung kulay. Pero nasa sa'yo yan. Clarity, pang sharp lang, yan. Tada! So ito ang difference niya. So mas may detail, kita mo yung trees dito. Tapos yung sky, mas obvious siya. Kita mo yung curves ng clouds. So ayun. Hello po sa mga nanonood. Thank you guys for watching. I really, really appreciate it. Kasi, lalang. I really appreciate the support guys, as always. So tingin tayo ng ibang entries. Ito yung si Jade din ba nagsubmit na ito? Tingnan natin kung gagana yung editing ko na ito. Ayan. Paste the settings. Ayan. Kita nyo guys, Nuvali naman to. Nuvali, I love this place. Promise. Mainit lang siya. Pero gusto ko mag-chill sa Nuvali kasi medyo, parang malayo siya sa city, pero nasa city ka, pero hindi siya mukhang city, pero parang nasa city ka. Labo, diba? Ay, nako. Anyway, ayan. Ganyan yung kulay. Ay, ayan. Kita nyo yung tao sa baba. Yon. Ito naman si Polo Oriola. So isa rin siya nagvo-vlog at cinematic yung videos niya. Check nyo guys yung gawa niya. Promise, solid. So ito guys, nakita nyo. May problema ako minsan sa mga ganitong photo. Like pag nagpi-picture ako, may green tsaka yung blue nasa isang picture. Tapos magwa-white ka. Pag in-edit mo yan, may tendency na babam, damay-damay pati yung kulay ng damit mo. So I do not suggest minsan na pag nagpo-photo ka, aralin mo na yung magiging kulay ng setup mo, kundi tada, mahirapan ka sa edit. Pero I'm not saying pangit yung shot niya, maganda actually. Composition wise, I do like the texture. Tingnan natin kung ano pwede magawa dito. Probably gagawin ko dito high contrast na edit. Uy, Calibarts! Hello, si Camille. Ayan, taas natin to. Siguro gawin natin mas bright kasi parang madilim yung shot eh. Ayan. There you go. Tingnan natin. Sa curve guys, ito yung basic na ginagawa ko. S. Nataas mo yan, tapos bababa mo to. Meron ka ng basic na S na shape, di ba? Ayusin mo lang doon sa part na parang tama lang yung pagiging bright ng photo mo. Tapos ikaw na gumalaw dito kung anong tamang timpla for your photo. There you go. Ayan. Ayan. So, ayan, medyo parang faded siya. Orange. Ayan, parang summer naman. Like the photo, no? Guys, check nyo channel niya, si Paolo Oriola. Or si Polo. Polo Films, tama ba? Ayan. Itong green, bawasan natin kulay. At ito. Ayan. New saturation, guys. Yan yung nagpapawala ng kulay. Ha? Heads up pala sa mga nagtatanong. And sa mga nagtataka kung bakit ko laging ginagalaw yung orange, ay yung saturation part. So yan, sa split tone, ito guys, very helpful to kung gusto nyo magkaroon ng isang theme sa mga nag-Instagram dyan. Effects, punta kayo dito. Ay sorry, ito, effects. Tapos makita nyo split tone, okay? Yung split tone, yan yung nagdadagdag ng kulay sa set nyo, or sa photo. Let's say gusto nyo bluish lahat, yan, ay green. Blue, pink, red, whatever. Depende ko anong theme na gusto nyo or paano yung approach na gagawin nyo. Ako gusto ko gawin ko orange to. Ayan. Tapos yung balance parang mabawasan lang. Ayan. Tada! So may theme siya kahit pa paano. Uy! Birthday pala ni Eunice Mendoza. Hello po.
Happy birthday. And so there you go. Ito yung entry po ni Paolo Arreola. Ito naman guys, basic to eh, pero pag ganitong shot kasi, wala na ibang kulay. Kita mo black, yellow, white lang. Sa curves lang ako gagalaw ng konti dito. Kaya tingnan natin. So I think, kasi well, I mean basically shot eh, tatlong kulay lang nakikita mo eh. And highlights, tapos ganyan. So yan, sorry ah, medyo ganyang basic lang na-edit ang magagawa. Kasi konti lang naman eh, wala tayo talaga makukuha dyan. So I'm not saying pangit yung shot ah, kumbaga if wala ka naman masyado yung edit, wala na dapat i-edit. Anyway, ito yung shots ko na isang araw, nasa uptown ako, ay kahapon pala kahapon. So ito yung itsura niya. Before I edited it, ganyan yung buildings, tapos tada, blue. How about yung S-curve? Di ko talaga alam gamitin yun. Teka lang. Hanapin ko lang yung tamang term for it. Ah. Curve Photoshop. Lalang. Woo! Yan. So explain ko lang paano gamitin to properly. Ito shot to ni Gabby Martin, si Al James. Bahinga ka muna. Eto guys, let me explain it properly. Or may mali ako for sure kasi di ko pa kabisado yung terms, pero in a way may idea na ako, tama ba? Eto, wait lang. Sa curves kasi guys, oops, wait lang, si Ray, teka lang. Ayan, nakikita nyo etong black point. Ay, sorry. Ay, tama ba? Sorry. Okay, sorry. This is the white point. So, pag tinaas nyo ito, nadadagdagan yung whites. Pag papunta sa right, black naman. Ito naman, ay, sorry yan. Ayan. So, naman, itong white, pinapabagsak niya yung color. So, pag gagawitin nyo ito, ito ang basic ah. Tatlong dots. 1, 2, 3. Ang ginagawa kong curve lagi para maging cinematic siya. Binababa ko to. Yan. And tinataas ko. Makita nyo, yung subject, yung orange, yung bright colors, tumataas yung pagiging bright. Mas nakikita mo siya. And when you say, crush the black parts, ito yung nakapapansin nyo. Yung mga black nagiging gray, nakita nyo? Usong-uso yan sa mga hypebeast na shot eh. So, pag pinagdikit nyo itong dalawa, itong midpoint, shadow, midpoints, and highlights. Itong midpoint to, itong, nakita itong vertical na to. This is the shadows. Yung susunod, midpoint, or midtones. Tapos, highlights. Okay? Ayan. Pag pinagdikit nyo yung shadows, makita nyo, mas gray na siya. Midtones, ito yung gitna ng lahat ng color. So, pwede siyang galawin every now and then. Highlights, nakita nyo yung ilaw na part, yung mga bright. Yun yung tinatamaan niya. So, hanggang dyan lang yan. Huwag yung masyadong galawin. And there you go. Yan lang. As in, itong tatlo lang ang pag-aaralan nyo muna just to get the basics. Tapos, kulang tayo ng konting color dito. Masyadong blue eh. Teka lang. I don't like the color. Yan. Desaturate ko lang. Para may kulay lang siyang tama. Ayoko nung basic na blue eh. Yan. So, yun lang yung ginagawa ko. Para maging medyo cinematic ng konti yung shot. Pero hindi ganun hindi heavily edited. Wait lang. Saan ba yun? Yan. There you go. Medyo basic lang naman to. Wala masyadong ginalaw. Konti lang. So, try ko pa explain ulit. Ito, submission to ni Franz Bautista. So, kita nyo medyo bright. Gawin natin medyo crush ng konti yung colors niya. Tatlong dots ulit. So, yan yung basic ah. And then, pagdikitin nyo to, kita nyo nawawala yung mga black parts, nagiging gray. Or, totally nagsosolidify sila, diba? Yan. Yan, para mas kita nyo yung subject. Tapos, highlights,
nawala ng todo yung whites, pero konti lang. Para mas kita lang yung color ni friends. Temperature, ito nagiging blue. Ito nagiging orange. So, hindi ko sure kung anong mas maganda. Pero stick tayo sa blue na konti. Wait lang. So, for the vibrance, hindi masyado. Nawawala yung kulay. Sa mix, ewan ko. Kasi, teal na masyado ito eh. Ewan ko nung ganyan. Tatanggalin ko na lang color mismo na yun. For that. Paano kaya ito? Ah, there you go. Yan, may music na ulit. Nakawala kasi music eh. Yan, there you go. Ito yung ginagawa ko. Yan lang. So, you don't have to do much sa colors kasi. And don't stick to, again, ilang beses ko na sabihin to, pero huwag kayo masyado umasa sa pagiging teal ng photos, guys. Yan, there you go. Tamang skin tone lang, tamang black and white sa likod. There you go. Ta-da! And lastly, ito, I forgot sino to. Na-forgot yung nag-submit eh. Check natin maya-maya. Pag ganito sobrang bright, minsan binababa ako na exposure eh. Kasi sobra eh. Para makita lang yung tamang kulay ng balat. Kasi minsan wala nang kulay. As in white na lahat eh. And there you go. As in, so, as in black and white lahat to eh. Tingnan natin. Nagyan natin na konting teal. Yung shades lang naman magiging teal eh. Medyo pula yung color niya sa screen ko ha. Pero sa monitor hindi. Oh, labo ha. There you go. So medyo tumama na yung color. Kasi sa screen ko iba eh. Iba yung color niya. Medyo pula ngayon sa monitor. Baka sa settings ko lang. Ayan. So yun, basic na editing lang. Hindi masyadong kailangan todohan. Kasi, ayan na. Kitang-kita. So I think that's pretty much all the edit na hindi ko nasama no isang araw. Yeah. Tada. So basically we're done with the edit session. Medyo tambay-tambay na lang tayo. Tinatay ko ano meron sa desktop niya kasi may nag-edit din ako kanina. Tingnan natin, wait lang. Oh, namatay ang music. Wait lang. Check natin ito. Okay, yan. And let's try this. Okay. So sa Lightroom kasi, ito ginagawa ko recently. Medyo pinag-aaralan ko pa yung pagkulay ng ganito. Kasi medyo first time ko mag-studio shoot. Pinag-aaralan ko pa yung tama na colors for this one. Pero, try natin magtimpla ngayon ng tamang color for this one. By the way, shoutout po sa Set Sail Clothing for being a part of this photoshoot. Takolab namin ni RJ Wolfgang. So, ayan, solid photos and solid designs, by the way. Nice meeting you, bro, Nico, sa shoot na to. Thank you, and check out nyo yung brand na Set Sail Supply. Nakikita nyo ba? Wait lang. Check ko lang ha. Ah, kita naman pala. There you go. That's nice. That's nice. Check natin. Okay. So, ayusin ko lang to. Wait lang. There you go. Pwede natin ayusin to. Edit lang muna ako guys. Maya-maya jump tayo.
Anyway, ayun guys, nag-edit lang ako. So, kung may tanong kayo, hit me up lang sa comment section or sa Twitter. Tingnan natin. I think may mga questions sa Twitter kanina. Wait lang. Sige, wait lang. Maya-maya sagutin ko. Edit lang sandali ngayon. What's up, Kelly? And what's up, Fatima? O, invite niyo iba to join the session. Maya-maya, babalik ako sa edit. Nag-edit lang yung ilang photos for this set. Mamaya, jams-jams na tayo dito, okay? What's up, Joshua Lopez, Fatima and Kelly? Hello po. Pop ng konti yung colors ng face tsaka mata. Tingnan natin, bawasan ko lang ng konti siguro. I think it's too much lang. And there you have it. Ta-da! So medyo tama lang yung kulay na neto. In my opinion though. Yan. Ayan. So I think ito yung gagawin ko for the ba, pinakita ko lang kung paano yung process ko neto. Kasi ano siya, photoshoot sa loob ng studio. And it's my first time to do a photoshoot indoors. Medyo nakakapanibago actually. Maya-maya jams na tayo, chill-chill lang. Parang ang hirap mag actually, ewan ko ha, siguro in my head mas nag, sa totoo lang mas madali sa PC. Sa cellphone kasi wala kang control masyado. So ito, nadadagdagan ko siya ng ganitong color. Siguro bigyan itong sample, JJ Dolina, no? Teka, uy, kita pala ako dito. Ayan. Itong isang sample na to, sa ibang set tayo. Para hindi ko magalaw ang ating colors. For example, ito. Ang photo mo, lalagay mo siya sa loob ng library. So, ito yung library. And then, kiklik mo lang yung develop.
Ayan lang. Itong develop nandito. Kita mo sa taas. Tama ba? Ayan. Develop. Tapos lahat nung nakikita mo sa photo, sa CC or sa Lightroom Mobile, nasa isang side lang. Samba. Ito, nasa isang side lang siya lahat. Ito lang, nasa right. So, madali, mas madali mo siya makita. Hindi ka pindot ng pindot back and forth. Tapos, makakadagdag ka ng color. So, ayan. Highlights. Ito yung kanina eh. Highlights. Tawag dito? Shadows. So, yun. Actually, depende kung anong, kung saan ka naman komportable talaga. Wala talaga yun sa mismong kung ano yung bet mo eh. Ay, kung ano yung bet na lahat. Kumbaga, dito kasi mas may control lang ako sa kulay. Kaya, alam, mas, well, nagagawa ko dito. Mas gusto ko. Pero kung trip nyo phone, mas madali naman phone. Kapag, you know, on the go or nag-shoot ka with your camera talaga. Ay, with your phone camera. Okay yun. Ito same lang. As in, same lang na controls. Nasa isang side lang siya. Yun lang siguro ang comparison ko sa dalawa. Kaya lang, lagyan ko lang to dito kasi hindi pantay. Eh, katulad yan, hindi pantay yung kulay. Kung di ka naka-upgrade, hindi upgraded version yung CC mo sa, what do you call this, sa phone, hindi mo malalagay yung ganyan selective na part. So, medyo dagdag, ano pa siya, gastos. Sa totoo lang. Laking gastos niya. Yan, tira natin ito. Maya-maya jumps na lang. Natapos ko lang to. Since nandiyan naman kayo, wala lang. Tambay lang. Kaya parang mas mahirap sa PC kasi hindi intimidating interface. Unlike sa computer, just may nakakatakot gamitin. Hello! Hello, Cedrix. What's up? JJ Dolin. Ayun, basta depende talaga. May mga walang features. Ay, may mga nawalang features lang talaga sa phone. Kaya hindi ko siya naging go-to na editor. Kumbaga, may mas control lang ako dito. What's up, Ced? Maya-maya jumps na tayo. Tapusin ko lang po ito. Yan. So, sharpening. Konti lang. Masking. So, ito yung mga features na makita nyo nasa dulong part ng editor sa mobile. Pinagsama-sama siya dito in one tab para mas kita mo. Ayun lang. Ay nako, makakatapos na rin ako na isang set. Marirelease na to tomorrow. Complete. Salamat. Makakatapos na rin ako isang set. Ulit. And there you have it. Yun lang. Ganyan lang yung difference ng editing kapag sa phone or hindi. Tada! What's up, Daniel? So, jumps na tayo. Medyo ano lang tayo. Nagpahinga. Uy, may mga tanong. Wait lang. Sige, bago tayo magsimula. Ala, napindot. Eto. Itong tanong na to, actually, nothing against sa nag-post, pero kay Mark. Pero, I really don't like yung ganitong topic. Kasi, why? It just starts fire. It just starts issues. May mga bagay na hindi naman talaga dapat pag-usapan. Eh, napag-uusapan pa. So, in my opinion, kahit anong sabihin ko dito, it might be wrong sa iba. So, it might be taken into a wrong light, tama ba? Kumbaga, I mean, it might be
taken differently by other person. So, yun na lang. Siguro, wag... Wala akong masasabi. Kasi, in our own way, lahat naman tayo may sarili-sariling rate or whatsoever ng pagiging YouTuber. May mga maraming attention, may maraming nagpa-follow and here and there. So, wala lang. It's best not to start topics like this na marami namang sasaw sa ako kahit di mo kailangan ng opinion nila. Diba? Yun lang. So, wala akong masasabi about them, basically. Kung meron man, edi good for them. They're getting the attention that they want and subscribers that they need. Next, message para sa mga student dahil magpapasok na. Sa mga students, the joke, sa mga students na mga malapit na pasokan, I think nagsimula na iba and some are gonna be starting on Monday. Good luck and I hope you guys are gonna be, or I mean, I hope you guys are gonna have some really, really great time at school. Sana huwag kayong ma-pressure, don't give in to it. Kapag kailangan nyo ng pahinga, magpahinga kayo kasi you deserve it, you work hard for it, okay? Give yourself a reason to be worthy and to have worth sa mundo na to. Study. Put some thing in your noggin, kumbaga. Hey yo, what's up, Quidoms? What's up, Angge? And if you will build your own burger, anong mga ilalagay mo dito? First and foremost, tatlong pirasong burger kagad. Tapos, ketchup or honey butter. I love honey butter kasi wala lang. Sarap niyang, ang dali niyang gawin. Ayoko ng mayo, pero may mayo o honey butter. Or honey, whatever. Basta, honey butter. Okay, tapos, pinya. And there you go. And tomatoes. Lots of tomatoes or probably lettuce. Or lettuce ba? Tama ba? TLC. So, yan. Yun ang gusto ko ilalagay. Magko-cover ka ba ng laro? Magja-jam na tayo in a bit. So, kung gusto sumama, chill lang. Jams-jams na tayo, iyakan na tayo. So, there you go. Yun yung mga tanong kanina na dagdag. So, jams-jams na. Wait lang. Magme-message lang sandali sa aking friends and sa Bergs fam. Kasi may mga nag-message. Hindi ko siya nasagot. Teka lang. Wait lang, sorry. Okay. Ay, nako. Alis ako, sandali lang. Go lang, whatevs. Just do your thing kapag may priority. Ito, tambay-tambay lang naman tayo dito. Hoy nako. Woo, let's go. Hey nako. Ito na ang aking gitara. Patayin lang natin yung music. Ay, nako. So, nanalo kanina. By the way, nagpa-poll ako eh. Tignan natin, ano ba nanalo? Oh, nanalo ang Tagpuan by Moira. So, sa mga nag-ano dyan, nag-submit ng votes, thank you. Pero baka parehas din naman natin. De, joke lang, baka isa lang kantay natin kasi ako'y matutulog muna kasi pagod na pagod ako, promise. So, ano ba to? Uy, ito pala yung setup. Pero dito lang tayo. Ay, hindi pala. So, ayan. Sa mga nagtanong, thank you. And sa mga nag-submit ng photos nila, thank you guys. I really appreciate it. I'll be posting more and more and more and more tutorials in the future. Probably next week meron ulit tayo bago. Okay? So, ayan. Jams na ba? Kaya Doms, di ka ba makaka-copyright? Last night, di naman. As long as sandali lang siya, hindi mo siya bubuin. I think it's fine. Safe naman. La 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 la.
Okay, so... Ala, nawala yung chords. Ala, wait lang, nawawala eh. Oh, wait lang. Ayun, nakita natin yung chords. Prom. Kuya Doms, di mo fina-follow si Will? Hindi. Sa YouTube ata ako nakasubscribe sa kanya. Pero, ewan ko, hindi na kasi masyado nanonood na ibang vlogs eh. Ang pinapanood ko madalas, pakita ko recommendations ko. Ito ang aking recommended tab. Usually kasi pinapanood ko infographics, mga vines. Yan. Uy! Good Mythical Morning, one of my favorite shows. Steve Harvey. Tapos ito, the infographic show. And then, syempre, sila Louie, We Do It, lahat. Yan yung mga pinapanood ko. So, yeah. Tada! Ready? Jams na tayo, guys. So, maya-maya, ako yung matutulog na. So, kung gusto nyo sumama sa jams, ready go. Wait lang. One, two, three. So, kinanta ko siya kanina. Wala lang. Iyakan modes. Ready. Ay, mali. Ay, nako. Ba't ba ang lungkot na kanta na to? Kanta lang, go lang guys, huwag kayo maya. Nung ako'y nanalangin kay Bakala ng busan ng baki, baki umalis nung walang sabi. Siya lumaban ng kahit kunti. Bakit di may tamang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan, at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siya ang panlangin ko. Pero ang saya niya. Actually, tama ba? Actually, it's a really feel-good song. No? Guys, di ko alam yung second part, so kapa-kapa na lang. At hindi di mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ng tala. Tama ba? So si lahat ng mga tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di magkapaniwala sa nangyari. Paano mo na itamang dalhana? Taas nun? Pa-request po ng song, please. Pero other after that song, location. Sige. At nakita kita. Ay, tama ba?
Nakita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang salata na di maintindihan. Tumingin ko sa sinubukan kong lumisan at tumigil lang mundo. Nung ako'y ituro mo, nung ako'y ituro mo, siyang panalangin ko. Yun na, so lalang, chill lang. Ay nako, ano yun? Wait lang ah. Wait lang, may replyan lang dali. Kung ako'y ituro mo. Location, sige, tingnan natin. Alam mo ito, para tinutugtog ko ito eh. Oops, wait lang. Alright, so there you go. Teka lang. Ay, nako. Just jamming tonight. Kasi tapos na, maaga tayo nakatapos ng edit session, so chill lang tayo. Send me a location list. Ayan, okay. Ay, wait lang. There you go. 1, 2. Ay, ano ba E7? Okay. Ready? 3, 2, 1. Send me a location list. Focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Cause I don't need nothing else but you. Sometimes I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially, I didn't wanna fall for you, get my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged, to understand that things go a little bit better when you planned it. So won't you send me a location? Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me a location, let's ride that vibration, 'cause I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love or what's up between, so oh, let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move, and I got you. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me the vibe to slide in. No, I might make you mine by the night. Oh, send me your location. Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location. Let's focus on communicating, 'cause I don't need nothing else but you. Right, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. You know. So, ayun nga, thank you guys sa mga nanonood at nag-chill pa rin ngayon. Wala lang kasi habang wala pa akong ginagawa at magpapapahinga-pahinga lang ako kasi medyo
marami na ako na-edit for the past couple of days. Oh my God. Chill-chill muna tayo. Ano ba magandang kanta pa, guys? Ano kaya? Sige na nga, ilaro na rin. gusto ko ilaro actually, by the way. Nakaka-chill siya. Tama ba yun? Nakaka-chill. Actually, very jumpy yung kanta, pero hindi siya ganun ka. There you go. Okay, so, sana, if you wanna sing along, go lang. Hello, Lemon Prince. So, kanina pa tapos po ang editing session, so pasensya na rin. Dahan by Jira Lim. Actually, gusto ko siyang kantayin, pero hindi ko pa siya naaaral eh. Siguro, next time. Alam niyo, pinapakinggan ko na yung dahan-dahan, ayun, yung dahan pala, for the past couple of days, pero hindi ko siya matugtog pa eh. Sorry. Jason Chen, di ko alam yun ah. Pag-ibig, di ko alam mga bagong kanta, my God, sorry. Ito lang, medyo mga ilan konti. So, 1, 2, 1, 2. Pusig na tinay, patintero sa ulan. Gawin natin malungkot, kasi malungkot talaga yung kanta. Medyo naging jumpy lang talaga siya. Anyway, 3, 2, 1. Puso na tinay, patintero sa ulan. Bigat? Pagsasa man na tinay, tagu-taguan. Sige, after nito, isang December Avenue. Langit ka, ako naman ay nasa lupa. Luluso. Wait lang, ba't ito may nasa feed ko? Baka sakaling abutin. Buntong ininga, diba? Ang sarap makipaglaro. Pero tayo na mataya-taya. Bilang ng tatlo, takbo tayo papalayo. Mataya-taya, mataya-taya. Isa, dalawa, tatlo, iiwanan mo ako. Renz Constantino, hello, what's up? Kulita. Per ano? Ah, December Avenue. Tingnan natin. Wait lang, December Avenue. Let's see. Photograph. Ano yung kinakata? Ito, isa lang alam ko actually na yung gustong-gusto ko ng December Avenue. Sana magustuhan niya. So, game na ba kayo? Na lang. Hanggang sa dulo. Ito, 1, 2. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpakilan pa man, ako'y maghihintay sa ngayon.
maghihintay na para bang walang iba sa piling mo. Nasaan ka man, sigaw ng puso ko ang pangalan mo. Kung sana lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nagbalik. Kumising ka nang makita mo ang tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman, dahil matapos ang magpakailan ko man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. So yun nga guys, medyo tapos na rin tayo. Mga 10:30 or probably before that, pahinga na rin ako kasi my god, ang init-init talaga at kailangan ko pong tapusin ng mga edit na to. So stay tuned guys. Ano kaya? Last na. Ang ano po so wala nang nararamdaman. Photograph? Ano pa tono na photograph? Ed Sheeran. Love again. Ay, tama ba? A second fret, wait lang. Love again. Tama ba? Tignan natin. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for. Di ko alam yung tono neto, sorry. Yung chorus na lang. So you can keep me inside your pocket of your ripped jeans, holding me closer while I ice me. You won't ever be alone. Wait for me to come. You can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me closer till I ice me. You won't ever be alone. Wait for me to come home. So yeah, guys, I think I'm done for tonight. Thank you guys for joining the live session. Next week, medyo may bago-bago tayong gagawin next week, and stay tuned. It's gonna be free editing again, pero it's gonna be a selected one, and also it's gonna be a themed one. So days before, magpo-post na sa Twitter for that photo at para makapag-prepare kayo days before. Okay, I'll be picking 10 people for that, and at 10 persons, 10 people, whatever, 10 persons for that editing session. So stay tuned. That's all for today. Love you guys.